Nagtungo sa San Juan City Prosecutor's Office nitong Biyernes sina Jimboy Patoran at Tane Davis kasama ang kanilang coach na si Charles Jo at mga abogado na sina Winnie Salumbides at Jackie Gan para ireklamo si Amores. Ayon kay Attorney Salumbides, kasong multiple physical injuries ang kanilang isinampa laban kay Amores dahil sa pananakit nito. Yet they experienced the physical injuries in the hands of what we can consider a rogue basketball player. We were hoping that they were there to really put on a good game, not just for their teams, for the young people watching. Because this is not just about character in court, this is not just about values, this is not just about sportsmanship, but this is also about raising the level of awareness about an eye under these sports. Sa isinampang kaso, sinabing matapos masapak, nagtamo ng black eye si Patoran at ipinasikis ka naman si Davis dahil sa nakuhang concussion matapos masuntok sa panga. Hindi naman nagbigay ng pahayag ang complainant na sina Davis at Patoran sa media. Matatandaan na nitong Martes, itinigil ang laro ng JRU at CSB sa 98th season ng National Collegiate Athletic Association matapos ang nangyaring gulo. Nabatid na pinatawa na ng indefinite suspension si Amores sa paglalaro sa NCAA. Pinatawa ng indefinite suspension ang basketball player ng Jose Rizal University na si John Amores matapos masangkot sa gulo sa NCAA. Suspendido rin ang ilan pang players ng JRU at De La Salle College of St. Benilde. Narito nga ang official statement ng NCAA. Aside from throwing punches, NCAA cited the following violations committed by Amores. Intentionally bumping the referee. Pointing a finger at the referee. Disrespecting Mr. Paul Supon, Rumancom representative. Disrespecting court officials. Charging towards the bench of CB, instigating a brawl. Making provocative gestures meant to ignite a fight brawl. Nagkaroon din ng suspension ang ibang manlalaro. Nagpasalamat naman ang mga netizens sa NCAA sa mabilisang action na ginawa nito. Ngunit may iba na gusto na lifetime suspension o mawala na ng tuluyan ang career ni John Amores. Hindi pa man nag-public apology si John Amores, kitang-kita naman ang hinagpis nito at pagsisi. Dahil alam ng lahat kung gaano kahirap ang training, pagod at hirap para maging player of varsity. Laging tandaan ang init ng ulo ay walang magandang patutunguhan kundi mas malalang gulo lamang. Huwag kalimutan mag-subscribe sa aking channel, malaking tulong po ito sa akin. Salamat po!